dati dito nakalagay yung aking busina, yung Pia horn. Tinanggal ko na kasi muntik nang manakaw. So ililipat ko siya ng nakatago sa loob. Tapos mahirap kasi hanapan dito banda eh. Masikip. Ayun. Dito ko nilagay sa bakanting to. Halos saktuhan lang din. Tapos yung isa nandiyan na sa coil. Yung bracket niya nasa bolt ng coil nakaipit. Ayan. So okay na yan. Tapos yung isa dito naman kasi walang mapistuhan dito, masikip. Tatama sa throttle body, tatama sa fuel injector, tatama sa manifold. Minsan dito sa block, may mga bracket kasi dito sa fairings. Then tong airbox, kaya di tayo pwedeng maglagay dyan. Ito nga pala yung bracket na ginawa ko para yan dito ikabit. So ganyan na magiging itsura nya. Itong Pia horn natin dito sa loob. Ganyan. Ayan o. Pasok yan mga paps. So ingat kayo paglagay dito kasi may tangke, tatamaan yan ng dulo nitong ating horn, yung may nut bolt. Pag sobrahan sa dikit dito, tatama sa tangke, baka katagalan magagasgas at kakalawangin hanggang sa mabutas. So dapat iwas, may clearance konti. So itong sa gawa ko, saktuhan lang, walang sasabit. So testing natin mamaya yung kanyang sound kung hindi ba magbabago. A few moments later. So ito na yun, nakakabit na siya. Hindi ko muna binalik yung fairings. So sound check din natin yun mamaya na may fairings na. So ito na yung kanyang final na ano result mga babs. So dyan ko siya kinabit. Tapos ayan, nasa ilalim siya ng ating underneath. Ayan, hindi rin yan sumasabit sa ating Pia horn, yung underneath niya. May clearance din yan, kunting-kunti lang para hindi mapigilan yung tunog ng ating Pia horn. O doon din sa taas tangke, hindi rin yan tumatama doon, may clearance din yan. So ayusin na lang mamaya yung mga wire ko kasi pansit-pansit to yan eh. So yung isa nandito na sa coil, nakakabit. Ayan, pansit-pansit pa yung mga wire dyan. So nandiyan, nakakabit yan sa pinakamababa na bolt ng ating ignition coil. Dyan ko kinabit para mas nakatago siya. Ayan. So walang sasayat yan, halos saktuhan lang din. So ayan, ito yun na. Ayan yung bolt ng ating ignition coil mga paps. So ayan siya, dyan ko kinabit. Ayan, walang ano yan, walang sumasabit, halos saktuhan lang din. Diyan ang pinaka ano na pwesto niya. Testing natin.
Ay, maganda pa rin ang tunog. Soundcheck din yan mamaya ng may fairings na. Nakakabit na yung ating fairings. Ayan, ganyan ang magiging pwesto niya. Safety pa dito kasi hindi yan maabot ng tubig. Mabasa kasi may cover. Yung cover natin dyan. Fairings natin. Nakatago talaga siya. Tingin ko the best to na ano, best to mga paps. Ayan o. So okay naman yung tunog ko. Malakas. So ayan lang. So sana nakatulong itong video na to.